Kumusta po kayo? Ako si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. At ako nakikita nyo gabi ngayon, madilim. Papunta akong ano ngayon eh. Papunta ako ng Taytay. Nautusan tayo ni Boss. May dadalhin lang tayo doon sa isang kaibigan niya. At pagkakataon na rin sana para makapag solo night ride. Ang problema ito, maambon. Bad trip. First time ko pa naman mag night ride. Tapos ganito pa. Kainis. Ayan o. Diba? Nandito pa lang naman ako sa malapit sa amin. Kaya lang, hindi na pwedeng bumalik. Bawal. Hindi na pwedeng bumalik. Mapapagalitan tayo na boss. Baka masishanti pa ako. Ayan, ang ulan. Pag medyo lumakas to ng konti, syempre hinto muna ako. Hindi naman natin ano yan, susuungin yung ulan. Kailangan safe. Mahirap magkasakit ngayon. Ayun nga, papunta tayo ng ano, ng Taytay. Pagkatapos ng mission natin doon, siguro maghanap ako ng ano, makakapihan. Tsaka isa pa, hindi ko pa na-try itong ano eh, itong ADB sa gabi na ganda madilim. Kasi nga napansin ko sa kanya mahina yung ilaw niya, kung napapansin nyo, ang dilim, di ba? Mahina yung ano eh. Actually, maliwanag yung ilaw. Problema, kalat. Kalat yung buga niya ng ilaw. Kaya parang pag tumama na siya, bali wala na. Hindi na ka-focus, tsaka hindi concentrated yung ilaw niya sa isang direksyon. Parang kalat-kalat siya. Ayan, napapansin nyo ba? Ito yung high. Ayan, parang bali wala, di ba? Doon sa medyo ano, madilim na madilim, para makita natin yung difference talaga. Ayan na, basang-basa na yung helmet ko. Ito, dito. Yan, naka-low tayo ngayon. Ito yung high. Low. High. O, di ba bali wala? Kaya siguro, ano na rin. Okay na rin na magkabit tayo ng MDL. Para kung may mga lakad na gabi, syempre hindi naman talaga may iwasan yan. Tapos ay pupuntahan pa natin madilim na lugar. Mas maganda na yung sigurado. Kaya lang lumalakas na yung ulan. Wait lang. Maganda. Palagay ko, gigilid muna ako. Maghanap muna ako ng masisilungan. Taka lang. Doon na nga lang. Sa video, hindi yata masyadong halata eh. Pero ano, ito yung high niya. Pagka merong ano, sa malapit mo, halimbawa yung tricycle na yan, pagka inilawan ko yan, makikita mo maliwanag. Pero kapag wala yan, hindi mo lang kung sa tumatama yung ilaw, kaya hindi mo kita yung ano, yung kalsada. Parang wala ang headlight. Tapos, nakakahiya pa dahil ang taas, yan ha, ang taas, hindi nyo napapansin sa ano eh, hindi nyo nakikita sa video eh. Pero ang taas nung ano, ang taas nung headlight nito, yung high. Pag naka-high beam ka na, nakatingala yung ilaw. Kung ako yung kasalubong nito, mumurahin ko din eh. Hindi, masakit sa mata yun kasi, di ba? Pag may kasalubong ang ganun, nakakasilaw. Siguro, sabay ko na lang yon yung paggagawa nung, pag-a-adjust ng ilaw. Nagkabit na ako ng MDL, para isang baklasa na lang ng fairings. Medyo maduguri kasi magbakas ng fairings ng ano, ng ADB. Masyadong time consuming siya. Tsaka napaka-delicate, parang nakakatakot na magbaklas ng ano nung lagi eh. Baka maputulan tayo ng mga ano, ng mga lock. Sayang naman. So kami pagkakataon, isang tirahan na lang. Pag nagkabit ako ng MDL, kailangan baklasin yung fairings. Yun, sasabihin na natin yung pag-adjust nung headlight. Ngayon pala ay ano na, June 3. Sabi sa balita, official na raw na na bagyuhan. Pero napakainit pa rin sa ano, sa umaga, tanghali hanggang hapon. Tapos sa gabi, tsaka naman mag-uulan.
Kagaya kagabi, umulan din ng malakas. Nasa Mandaluyong naman kami. Pero hindi naman kami hindi naman ako nakamotor nun. Pero lakas ng ulan sa EDSA, parteng Mandaluyong. Ayan o, nakakainis yung ilaw. Hina. Hindi ko alam mo yung solusyon dito kung dahil ba sa bumbilya o dun sa assembly mismo. Parang tingin ko yung ano eh, yung pinaka-assembly niya may problema, hindi yung bumbilya. Kasi naka-LED na to eh, dapat malakas na bugan ito eh. Masyadong kalat yung ilaw. So kapag walang tinatamaan, hindi mo rin makikita kung nasan yung ano, yung ilaw mo. Pero kung may tatama yan, ganyan, tinatamaan yung jeep, alam mo na may ilaw ka. Mamaya subukan natin sa EDSA kung ano yung feeling ng nakastak na headlight. Andito na tayo ngayon sa, ano, sa EDSA Balintawak. Kaya lang medyo ang lalaki ng patak, kaya huminto muna ako. Pero hindi naman tumuloy. Nanakot lang. Mahirap na kasi, mahirap magkasakit. So, iwas-iwas talaga tayo. Ayan, kung nakikita nyo, hindi ko alam kung ano eh, kung makikita sa video eh. Madilim kasi sa video. Pero yan, maliwanag tong ano, medyo maliwanag naman tong EDSA. Tong parte ng EDSA na to, kaya lang. Hinahanap ko talaga yung ano, hinahanap ko talaga yung headlight ng motor eh. Wala akong ano eh, hindi ko makita eh. Kalat na kalat talaga yung ilaw eh. So kung meron kayong ano, kung meron kayong alam na solusyon, pwede natin i-share sa iba yan. Kung meron kayo nakita, hindi ko alam kung ano eh, kung kailangan bang palitan yung bumbilya natin. Diba? Baka kasi ano lang eh, baka malakas na LED. Kaya lang sa tingin ko kasi yung pagiging kalat niya dahil doon sa mismong assembly. Parang doon siya eh. Kaya nagiging kalat yung ano, hindi naka-focus yung ilaw. So kung may mga makapanood nito na nagkaroon din ng ganitong problema, wala mo problema rin at nakakuha ng solusyon, baka pwede naman ano natin dyan, i-share natin sa iba para yung mga ka-ADB natin na parehas ng dati natin problema o naging dati mong problema, ay masolusyonan nila. Bukod sa MDL, syempre, yun yung talagang solusyon eh, MDL sa ayan. Pero kaya lang eh, delikado kung sa city driving eh. Dahil alam naman natin na bawal sa city yung mga ano, MDL. Baka mapagtripan tayo, di ba, ng mga enforcer, di natin masabi. Iba naman kasi pinapalusot na yan. Kaya lang, syempre, hindi natin masabi na baka may mag-trip na enforcer. Hindi naman nawawala yun eh. Gusto ko lang kabalahin. Diba? So, kung didiretso tayo ng Marilaki ngayon, pagkagaling ng Taytay, pwede. Kaya lang, tingin ko parang delikado eh. Sa gantong kondisyon ng ilaw, wala tayong ano, auxiliary light or ano, MDL. Parang delikado. So, tignan natin mamaya kung ano mangyayari. Or baka maghanap na lang tayo ng ibang copy yan sa may Taytay. Or kung sa ibang, may mga ibang madadaanan tayo. Malalaman natin mamaya. Medyo malayo pa naman tayo. Dito pa lang tayo sa SM North EDSA. You know, ADB o. Oh. Ay, ex-ADB pala. Ganda nun, ano? Kaya mahal eh. Okay, andito na tayo ngayon sa parting Pasig na. Hindi ko na na-videohan yung parting Ortigas kasi maambun-ambun eh. Nagpatay ako ng camera. Nagubad na nga rin ako ng gloves. And dahil nababasa lang eh. Baka bumaho. Ano, may mga parting lugar na talagang tuyon-tuyo. Eh, may mga part naman na umaambun bigla. Hindi maintindihan tong mga ano na to eh. Kung uulan ba o hindi. Ay nako, traffic pa din. Anong oras na ba? Mag-aalas 9 na. Alam mo, minsan di ba nang malayo ka eh. Basta tuloy-tuloy lang yung ano, yung andar. Sa akin mas okay yung ganun eh. Kaya kaysa naman yung ano, yung shortcut daw tapos
ganito ka traffic. Thanks. Hindi ko ini-expect na ganito ka traffic dito sa ano? Ortigas Extension. Ang gantong oras. Yeah, kapag nagbo-motor ka at ganito ka traffic, parang nakakatamad eh. Nakakawala tuloy ng gana mag-drive, syempre. Hindi kaya ng tuloy-tuloy ka lang. Gabi pa yan. Lalo siguro sa hapon, pagka sobrang init, tapos ganito ka traffic, ay, paktay ka diha, dongday. Para ka ng ano nun, para ka nililitsyon nun. Actually, hindi ko pa talaga alam yung ano, yung pupuntahan ko. Mag-waste na lang ako mamaya pag medyo malapit na sa Taytay. Doon ko na lang i-waste para tipid sa data. Ito naman, dire-diretso lang naman ito. Ayun na, SM East, Ortigas. At ganun pa rin, napaka-traffic pa din. Ito medyo umaandar na lang ano, ng bahagya. Hindi gaya doon, tukod na tukod eh. Dito, medyo ano na, mag-aanggang na ng konti. Pero kahit na ano ha, kahit na automatic yung motor mo, sakit pa rin sa kamay pagka na traffic ka. Sa manual at yung ano, di cambio ng motor kasi masanay ako doon. Hindi ko naman masyadong ramdam yung pagod. Kahit na matraffic. Ewan ko ba't ito, ba't sumasaat kami ko rito sa automatic. Maano, masakit sa kamay eh. Siguro dahil hindi lang ako sanay. O hindi pa ako sanay kasi hindi ko naman ito madalas talagang ginagamit. Ito yung pangalawang scooter ko. Yung unang scooter ko is yung Super 8. Tapos eto. Pero sandali lang sa akin yung Super 8. Ano lang din, ilang buwan lang. Kaya hindi ko rin ano, hindi ko rin na-enjoy. Well, ngayon medyo na-enjoy ko na yung scooter, pero talagang hindi ko talaga hilig yung ano eh, yung scooter. More on manual na de-clutch talaga ako. Pero ngayon, medyo na-enjoy ko na siya, lalo nung na-long ride ko na. Nung ginawa natin yung Laguna Loop at yung DRT. Yun, medyo na-enjoy ko na siya. Malaki yung difference nila. Kapag nananakbo na rektaan. Ibig sabihin, maluwag yung kalsada, mihira yung hinto, hindi gaya rito. Pag dito, pagod ka talaga sa ano, sa manual, syempre. Pero kung mga maluluwag na kasada, gaya ang probinsya, yung Laguna at Bulacan, yan, talagang bihira naman mag-traffic dyan. Yun, may enjoy mo siya kasi less yung ano eh. Less yung pagod. Dahil ano ka lang, throttle lang, tapos dalawang preno sa magkabilang kamay. Pero actually ako hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng paa ko yung preno sa kanan eh. At saka yung cambio sa kaliwa. Talagang, lalo nung unang kuha ko nito, hinahanap ko yung preno sa paa, sa kanan. Hinahanap ng paa ko. Siguro dahil siyempre, di ba, muscle memory mo na yun. Na parang instinct mo na pag sumakay ka na ng motor, alam mo yung paa mo aapak sa preno. Yung kaliwang paa mo aapak sa cambio. Kaya, yun. Nung nakahawak ako ng automatic na ganito, yun, parang hinahanap na rin ng paa ko. Bale, itong ating ADB 160 ay pang 3 months pa lang ngayong June. At yung tinatakbo niya pa lang is, yan, 1,040. Ngayon, kaka 1,000 niya pa lang. Kasi bihira ako din namang gamitin to. Well, sa lahat ng mga ngayon pala nakakapanood itong channel natin. Kung napapansin nyo, bago itong motor ko, nagpalit ako. Galing ako sa Rossi RC 250. Then nagpalit ako nitong automatic.
Dahil may plano tayong gawin, taka lang, mag-ano lang muna ako. Medyo pumapatak-patak na naman eh. At i-open ko na yung ating ways. Tingnan natin kung gano'n pa tayo kalayo at kung sa dadaan. Ayan. So mula dito, go now. Meron pa tayong, malapit na pala, 11 minutes na lang. Ayun, gaya nga sinasabi ko kanina, galing ako sa RC250. Yun yung pinakalas na motor ko na nabili ko last year. Ano siya, Rusi na scrambler yung build niya. 250cc. Talagang gusto ko na yun eh. Okay na sa akin yun eh. Pati yung forma niya, okay na sa akin. Kaya lang, nagpalit ako nito dahil may pagagamitan niya ako. Para sa akin kasi okay na yun sana, yung motor na yun. Dahil maporma. Saka ano rin naman, maayos din naman gamitin. Yung mga nagsasabi na ang Rusi pangit eh, siguro kanya-kanyang opinion yan. Pero sa experience ko naman sa kanya, okay naman eh. Ilang buwan ko rin ginamit yun at na-long ride ko na rin naman. At wala naman akong naging problema doon. Kaya yung mga nagsasabi na na hindi ba ganda Rusi, wala ganyan. Eh, try nyo munang bumili. Para ma-experience yun ng personal. Tsaka nyo i-commentan. Diba? Tsaka kayo mag-commento para malaman nyo rin. Yan ang problema kasi sa iba dahil tinitignan nila yung brand nung nung motor. Pag sinabing Rusi, mahina, China, ganyan. Sirain, disposable. Pero sa ilang months ko na paggamit ng Rusi, na-enjoy ko naman talaga ng sobra yun. Then, bumili ako nitong ADB. Binenta ko yung RC250 ko. Tapos, dinagdagan namin. Kasi mura lang naman yun eh. Eh, ang ADB ang mahal. Yun, yung nag-loan kami, yung kulang niloan namin para makabili nito. Dahil, eto na, sabihin ko na. Dahil plano ko mag-sideline. Mag-sideline ako sa joyride. Para extra income din. Diba? Sayang naman eh, kasi ngayon, humina yung tugtugan namin eh, sa banda ko eh. Mula after nung pandemic, dahil nasanay yung mga bar na puro acoustic na lang yung tumutugtog sa mga bar, nahirapan kami ngayon yung mga semi-full band na gaya namin na makabalik. May mga nagpapatugtog ng semi-full band, pero syempre sa dami namin na gano'n ng setup, unahan. So, yun. So, habang naghihintay ako ng mga gig, ngayon eh, more on kami eh. More on mga event. Kaya habang walang gig, pagkabakante, mag-sideline tayo ng joyride. Kasi kailangan ko rin, syempre may sinusuportahan din ako na yung father ko para at least meron akong papadala sa kanya. Ayun, dito na tayo sa papuntang Taytay. Actually, Taytay na yata ito. At meron pa tayong 3.2 kilometers na takbohin para makarating ako dun sa puntahan ko. Maganda rito yung prasada, ang liwanag. Diba? Ganda. Mabilis lang naman ako dito sa aking pupuntahan. After nito, siguro pwede pa akong pwede pa akong pumunta ng Antipolo para maghanap ng kape. Yung makapagkape tayo dun sa Antipolo. Baka may mga tinda ng mga 3-in-1. Tabi-tabi lang. Pwede na sa akin yun. Makapagkape lang, okay na. Tambay ng konti. Ito na to, SM to, Taytay na yata ito. SM Taytay. Okay. Yan na pala, SM Taytay na pala to. Wala akong masyadong alam na napasyalan sa Antipolo. Siguro hanap na lang ako doon ng pwedeng matambay yan. Maganda overlooking no? Kaya lang, sama ng panahon eh.
maambon-ambon eh, kaya parang hindi rin advisable na, hindi rin magandang mamasyal ngayon. Bahala na mamaya pag anong oras tayo natapos dito. Taytay Veterans Club Manila East. Parang ang sarap diretsuhin ito sa kaya labas. Eh, malapit na tayo. 1.2 kilometers. Ayan, ako'y malapit na. Andito na yata ako sa bandang kanan. Ayan, tapos pagkatapos ko rito, mamasyal na lang tayo siguro sa Antipolo. Okay, balikan ko kayo mamaya. Yo, okay. Tapos na yung ating mission dito sa Taytay. At tingin ko pwede pa akong dumalang Antipolo para makapagkape. Medyo maaga pa naman, ano pa lang naman eh, 10:18. So pwede pa tayong ano, makapagkape. Inubad ko na rin yung jacket ko at yung gloves. Parang nararamdaman ko papatak na naman yung ulan mamaya. Wala pa naman akong kapote, di pa ako nakakabili ng kapote. Uy, ang mura ng mga dito, ng diesel at ng gas. Sa parting ano, Pasig at ano, Taytay, mura mga krudo eh. Sa lugar namin, taas eh. Maghahanap ako ng mababang gasolina. Makapagkarga muna. Sayang eh, mura dito eh. Ayan na, eto na nga, medyo umaambon-ambon na ng konti. Agad dalawang isip tuloy akong pumunta ng Antipolo, baka umuulan doon. Eto na, kailangan natin mag-isip kung tutuloy ba tayo. Pag tumaliwa ako pa Ortigas, sa kabila, papunta ng Antipolo. Eto na. Teka lang. Sige, doon tayo Antipolo. Kasi baka traffic din sa Ortigas eh. Ang kanina, sobrang traffic. Tatala muna tayo ng ano, Antipolo. Tara, 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 tara. Makapagkape. Ba sa ahon yung 70? Ang daming umiiyak sa ano eh, sa mga group eh. Ang hina raw sa ahon ng mga ADB nila. Hindi, parang hindi pa sapat sa kanila yung umaahon ko sa matarek na lugar na naka 75 ka. Dito mababa, kaya ng Hebron. Meron pa akong isang bar, pero ano pa yan? Malayo pa yan. Wow, walamig! Parang mali ako ng decision sa pagtatanggal ko ng jacket ha. Ay, nakaramdam din ang lamig. Sarap! Masarap pala mag-night ride, ano? Medyo madilim na rin ito. Lamig. Sarap. Nakaliwa na tayo rito.
kaliwa, kaliwa. Yan, dito na tayo sa ano, Katedral ng Antipolo. So, kakaliwa na tayo rito. Ayun, yung katedral. Wala na naman tayong gagawin dyan. So, uwi na tayo. Baba na tayo ng Sumulong. Tayo na sa Antipolo. Tuklasin natin ang siyensya. Papara, paparara. Madilim. Ayan o, di ba? Pag madilim, parang ano, hindi mo nakita yung headlight nung ADV. Well, sa camera ko talagang madilim. Pero syempre, camera yan eh. Pero sa personal, ano na, makikita mo naman ng konting-konti. Pero hindi talaga ganun kalinaw na may makikita kang spot sa harapan mo. Dahil nga kalat-kalat yung ilaw. Gusto ko talaga masolusyonan tong problema nito eh. Oh, dito mura oh. Petrogas. Tayo na sa Antipolo. At doon maligo tayo. Sabatis na kung tawagin ay dumudan tak 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 tayo na sa Antipolo. At doon maligo tayo. Dito mga mura din ang ano dito, ang gas at crudo. Dito tayo maghahanap. Baka mas mababa. Ang sarap mag night ride. Yun, pasalubong. Soy at mali. Ito, Petron. Mura ba? Tignan natin muna. 55 ang krudo. Ang gas ay hindi kita eh. Sige na nga, dito na nga lang. Parga muna akong gas. Okay. Magpakalga na tayo at tayo na ay yun, maghahanap na tayo ng pagkakapihan natin. Woohoo! Labig! Sarap sa Antipolo. Ang lamig, lamig naman dito. Yan o. Diba ang dilim? Patay ako rito pagka sa ano, nagmarilaki ako. Ang dilim pala. Relax, relax na lang. Hindi talaga kaya kapag ano lang, pag stuck na headlight lang. Medyo malabo pa mata ko. Ay, malabo pala talaga mata ko. Hindi pala medyo. Mahina ang mata ko sa dilim eh. Banking, mga brother. Galing.
pwedeng mag-banking ng mga brother natin ah. Sana all. Yan oh, sumama may kapihan dito. Pero kainan to eh. Wala nagtitinda ng 3-in-1 pala rito sa gate. Yun ang hinahanap ko. Ay, alam ko na kung saan tayo magkakape. Maganda sana kung meron ng MDL to, no? Mas ma-enjoy natin yung biyahe ng gabi kapag meron tayong MDL. Ilaw na. Hindi ko naman ma-high yung ilaw ko dahil nakakasilo. Ito yung taas. Mangungumura tayo ng mga kasalubong natin ito. Masyadong maliwanag eh. Masyadong nakatingala yung ilaw. Kakahiya. Eh, si brother oh. Sipag, anong oras na, delivery pa. Yung mga taong hinahangaan. Sipag nila eh, no? Wala bang 7-Eleven dito? Lamig eh. 7-Eleven. Wala? Wala, wala, wala. Reality. Wala na. Hindi na tayo nakapagkape sa Antipolo. Walang 7-Eleven eh. Ang 7-Eleven lang yung budget ko eh. Ah, dito. Marami yan. Marami 7-Eleven dito. Dito sa may gasolinahan, may 7-Eleven nga pala dito. Well, ngayon siguro dito na natin tapusin itong ating video. Sinubukan ko lang naman itong ating ADB 160 sa gabi. At yun nga ang na-obserbahan ko sa kanya. Yung ilaw niya nga ay kalat yung ano, yung tapon. So, medyo mahirap. So, ang next move natin ay maglagay ng MDL para dito sa ating ADB 160. So, abangan nyo yan yung ating paglalagay ng mini driving light dito sa ating ADB 160 para naman mas komportable tayo bumiyahe sa gabi. Eto, nagkakape muna ako bago umuwi.